Natapos ba yun? Hanggang doon, sir? Sa iya lahat yan? Hanggang doon sa ibabaw. Forest na yan? Oo, hanggang sa ibabaw. Pwede kong lagyan ng kalsada sa ibabaw yan eh. Bawal. Kaya lang masyado malaki resources. Saka naabutan ako ng pagmahal ng diesel eh. Actually, sinimulan ko na doon eh. Talaga? Sabi ko sa kanya yan, mahal ng diesel. Kahit yung liquid smoke, di mo naamoy. Kahit spray nila yan. Wala amoy no, Sir Billing. Wala rin. Langaw masyado. Yung langaw, ordinary lang na langaw. Mm. Hindi yung infestation talaga. Hindi yung kumpul-kumpul na gano'n. Wala, wala. Ito yung pinakamatanda naming manok. 50 weeks na to eh. So, bali, ano na lang. 3 months na lang. Ano na siya? Palit na naman. Palit na naman, oh. Every day, if you want to be busy, talaga may kakabisihan ka. Pero pag capable yung mga tao mo, kahit hindi ka naman sumausaw lagi, alam mong gagawin naman nila kasi naka-routine na yan eh. Kaya importante na empower mo yung tao. Oo, dapat importante yun. Empower mo sila. Mabilis ang turnover namin sa Plaquemines. Nandito pa rin tayo sa BCV Farm at kasama pa rin natin Sir Boboy Valles. Pinakita na niya sa atin yung kanilang chicken farm, no, yung breeding, super laki ng negosyo. At this time naman, pag-uusapan natin yung tungkol sa negosyo, gaano kalaking negosyo ito, gaano kalaking pera yung umiikot dito, gaano kadaming tao ang nai-employ niya. At alamin din natin yung potential at challenges ng ganitong klaseng negosyo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Ito ang property line namin dati. Dito lang. Ito ang property line. Kaso kinain na ng ilog 'to eh. Ito dati 'yung ilog eh. Kinain na ng ilog. So sabi ko, i-dike na lang natin. Ngayon, dahil nasakop na 'yung ilog, malalim 'yan. Sabi ko, 'wag niyo nang tabunan. Gawin na lang fish pond. Tapos na nakita ko doon sa ano, sa tawag 'yon, sa isang UN yung sa water conservation na no, awardee. Yung lupa, parang sambala sila eh, 3 months rainy season, tapos farming. Wala sila ng tubig yung aquifer. Gumawa sila ng mga ganito. So, ang tawag nila dyan, water recharging facility. Which is very important to us. Kasi, ikaw pwede mawala ng tubig. Kasi yung ito, natutuyo na to sa summer. Wala ng tubig na to. So yung mga ano, yung mga tubig na yan na naipon namin, dahan-dahan yan pumapasok pa rin sa aquifer. Kita mo halos konti na lang yung tubig dito, pero doon sa taas ang lakas pa, di ba? Grabe. Every week ginawa niyo to, sir. Itong dike. Tinagaan niyo to. Tinaga namin. Kasi papasukin kami ng tubig eh, mas mataas yung ilog kaysa doon sa ano. Ubusin yung lupa niyo. Ubusin yung lupa namin. So, dalawang purpose, tatlong purpose, is save yung property. Oo. Magkagawa ng water recharge facility at saka gawin na rin fish pond. Every week, kaya namin humuli dito ng 40 to 50, ilan ba yung banyera? Mga 100 kilos of tilapia. Wow. Every week? Every week. Ang dami nito eh. Ang dami meron pagkain, doon. 1, 2, 3. Ang dami pwede ipakain. Tapos kung may hito pa,
yung hituan din na namin na repopulate eh, kasi ano. Tapos ito, yan ang kitchen nila saka dining ng mga tao. Mga tao. So may mga tao kasi ang trabaho lang magluto. Yun, meron. Tapos lahat ng pinaghugasan nila takbo rin sa fish pan. Oo. Kaya yung pinakamatatabang tilapia galing dito. Kasi dyan lahat na galing ng ano. Kaya bawal maghugas sa may sabon dyan. Pag summer na, mga January, wala nang tubig yan. Ito na lang may tubig. So parang ito yung aming water recharge facility. Kasi nandun yung mga pump eh. Kailangan lagi may tubig yun. Lakas sa tubig niyan. Ang mga building na yan kasi yung pampalamig namin tubig din eh. Ilan taon na tong ano sir? Tong dike na to. Siguro ano. Yung bandang dulo dalawa pero itong portion na to siguro tatlo na. Hindi naman siya nasisira. Hindi naman. Nire-repair lang every after rainy season. Kasi kahit papaano natitibagan din eh. Mm. Kaya importante sa amin yung heavy equipment. Ang daming bato oh. Yeah nga. Tapos yung lahat ng eggs, dito dadalhin. Kita natin yung pambiyahe kanina, di ba? Mm-hmm. O, nakaalis na. Alis na. Nakaalis na. Siyosohin natin sila. Ang nakatira naman dito, mga egg room, mga office workers. Eh, ano nang galing sila sa taas? May ano sila doon? Yung maintenance namin nandoon. Di ba yung sa tabi ng gulayan yun? Ito mga galing sa hatchery ito eh, dinidisinfect. Isang supervisor din na in charge dito, si ano? Si Saddam. Saddam? Full name mo talaga. Ano ba talagang name mo? Ano talagang name mo? Reynante po. Reynante. Ba't naging Saddam ka? So pagkagaling, no, pagka-deliver yan, ano nila, disinfect. Ito sir. Oo, bago kargahan uli ng mga itlog na nakita nyo sa loob. Ito, disinfecting na ito eh, pond. So yan, halo-halo na mga driver, egg room boys, logistics. Dito sila. Dito sila. Pwede makita yung loob, may itlog pa ba? Dito na lang. Nakuha na po kanina sir. Ah, dito? So dito sila. Final sorting. Oh, mamayang mga 10, nandito na yung nandito first. Nandito na naman yung mga itlog. Yung galing doon, yung kinolekta doon. Oo. Tapos pagka na-sort nila yan, dadaan dito. Fumigation. Fumigation. Bago pagka-fumigate, may pinturon, papasok dito. Ah, doon muna. Oo, kasi hindi pwedeng ano yun eh. Pwede kami pumasok? Naka-scrub naman kami. Ito body yung ano. Puro itlog na to. Grabe. Ito yung ito yung mga double yoke. Ito yung double yoke. Oo. Naka-record to? Sir. Naka-record na? Yes, sir. Yan natin yung pwedeng galawin to. Yung dilaw niya, sir. Yan yung ina-encode ng mga babae kagabi. Oh, ito rin, no? Double. So ito, naka 24/7 ito na ano aircon. Ang requirement nito ay 19 to 21 na temperature. Puno ng itlog to. Minsan napupuno pa yan hanggang doon sa kabila. Stock room pa rin yung kabila. Kukunti nga yan eh. Ano oras yung biyahe? Oh wow. Mamaya pa po. Ha? Mamaya pa siguro po. Ito po yung egg yolk. Ay, double yolk. So dahil sa tray, talagang protected yung bawat egg. Alam mo kung saan yung kwarto ko dyan sa kabila ng pinto na yan. Yan na yan? May corridor tapos kwarto ko nga. Kaya pwede ko silipin to anytime. Isang building lang kami. Yung tapos ang dispatching dito na. Dito na. Dyan ang out. Out. Ilahin lang nila. Saan pa yung hatchery nila, yung company? Sa Tarlac. Sa Anao. Tapos meron din sa Santa Maria. Bulacan. Santa Maria, Bulacan. Araw-araw yun. Grabe. Ganun yung discipline dito. Kaya sanay na sanay kami sa routine. Tapos sila, 4 days a month ang leave. Iniipon nila yung 1 day. Para diretso. Para diretso. Diretsong bakasyon siya. Bakasyon.
kung regular ka, may 15 days ka, the usual benefit. Yun na yun. Hindi ka naman umuwi, no? Malayo sa inyo, no? Taga saan ka naman? Iloilo to eh. Ah, Iloilo. Malayo. Single ka pa naman yata. Single pa eh. Maganda nga na sa karir mo to. Pag na-perfect nyo to. Kaya lang siyempre, marami kami hindi control dito eh. It's the whole industry eh. Pag tinamaan yung whole industry, damay kami. Damay kayo. Gaya ngayon, daming manok, murang manok. So kahit anong ganda na egg mo, di ba? Kahit anong ganda ng production mo. Yan yung mga challenges. Yung mga challenges. Kaya lang, diretso lang. Lahat naman kayo ano eh. So sir, parang considered contract growing to. Si Sir Dong, kasama hello, sa sir. Foster Foods. Ay, taga sa Foster Foods. Sa specialist namin. Ah. Sir Hill. Hello po. Nag-putbat kami ha? Nag-putbat okay. Kami. Sir Hill yung nagpalitrato sa'yo kahapon. Ay, hello sir. Sir Dong. Good morning. Mga 30 years na to sa breeder farm to mga wow. Tayo. Kayo pala yung mga ano? Sila yung mga specialist. mga legend. Sabi ko sa company, hiring ko nga yung mga specialist nyo para Bible Dog. Ay, magre-retire na yan. Consultancy na sir. Consultancy pag naka-retire. Anong observation nyo sir? Ang ganda, hanggang sir. Pento. Ah, ang dami ng manok eh. Hindi kayo sinabong. Hindi, hindi. Nakabota sila kaya pinagsuot namin ng bote. Oo, oh, tama. Baka, ano, baka tamaan sila ng mga tandang. Pero yung mga tandang hindi naman aggressive doon. Hindi na. Hindi sa six. Siguro yung pag na-spiking mo yun, aggressive yun. Pag nilipat mo. Ngayon, meron tayong schedule yung intra-spiking. Nililipat yung sinasabi ko sa'yo? All males ng pin 1, swap sila ng pin 2. Ah, okay. So parang nagpanibago ng asawa. Ah. Kaya agresibo. Agresibo. Buti pa sa animals, pwedeng bago sana asawa, all, no? Bagong bahay. Sana. At yung sa midlife, medyo parang nanghihina. Parang kumbaga sa pagkain, parang sumasawa na yan. Nanghihina. Yung best pa, menopause. Binubuhay ulit. So yun, kasama sa schedule namin yun na saan talaga sir ang working relationship niyo? Hand in hand, no? Hand in hand, no. Sila, nandito sila Monday to Friday. Tapos... At least may day off ka na 2 days, sir, sa pamilya mo. Taga Manila to mga to. Saan ka? Cavite. Cavite. Ikaw, sir. Pasig. Pasig. Ayan po yung amin. Dito kami dinistino ng company para mag-assist dito sa operation dito. Ito ang biggest breeder farm nyo eh, no? Biggest po. So may... Na one site, no? The biggest. Almost, ano to eh? Almost 40% ng total capacity ng buong North breeders. Nasa inyo? Nasa amin, nandito. In this month. Big time, sir! Big time! Sana meron. Sana meron. Kaya nga po, kung mapansin nyo, ang laki ng egg room ni Sir Bubo. Oo. Oh. Hindi pa nalalagyan yung isa kasi biyahe ng biyahe sila eh. Kasi centralized yung egg room niya. Araw ng biyahe niya. Hindi pwedeng mag-skip na isang araw. Hindi yung mga hatcher nyo, lalaki rin. Pag nauna nga po ng biyahe ang BCB, tagal na bago madiskargahan yung ibang yung parang susunod. Eh ngayon, nasa 93,000 tayo sir. Naglalaro sa 93 to 90. Talaga yung 90 daily. 2.7 million eggs in a month. Kung 80, kung 88% yung hatchability mo, 85 to 88%. Ang dami. Grabe, sobrang daming tao, sobrang daming nag-work, sobrang laki ng business. Kaya? Yes, sir. So, meron din ako mga full-time mechanic. Kasi mga second hand yan, truck na yan. Laging may issue pagka ano. May motor pull ka, kumbaga. Oo. Ano yan, sir? Dire-diretso kasi ang takbo niya mga yan. Tumitigil lang yan pag sira. Grabe. Tingnan mo mga truck, oh. Oh. Siyempre, yung iconic Volvo. Ano yan? Naka-internet yan, naka-electronic yan. Pwede mo i-monitor yan kahit nasaan.
Para ma-determine. So yung lupa mo, sir, pahaba. Pahaba. 20 hectares. Oo, kaya. Ito, tingnan mo, parang may covered court na ano. Oo, pero open bodega to. So yung mga extra crates and egg trays nandyan, saka yung mga pyesa. Minsan napupuno namin kalahati niya na ipa eh. Pagka ano. Ito? Oo. Dito kami nagpapadeliver ng ipa sa malalaking rice mill pag tag-ulan kasi sila lang may palay eh. Isang rice mill sa Bulacan? Meron dito sa Santa Cruz din. So we have... Ah, Santa Cruz. Sasha! Sasha! Sit ka. Grabe! Sit. So, dito tayo galing kagabi. Mm-mm. Kasi ito yung mga rooms ng yung mga babae. Vacant yung room na yan, 3, 4, saka 6. Yung poster, dun sila sa 5. Tapos yun nga, yung Starlink lang ginagamit namin. Eh, sabi ko, pagandahin na natin yung harap ng kwarto ko, nakakahiya naman. Lagyan ko ng trellis. Saka ilaw. Kailan nalagyan mo ng ano? Trellis, saka halaman. Sabi ko, mukha ko squatter dyan ah. So, inaayos naman namin. May lahi ka bang Chinese, sir? Wala naman. Eh kasi mga Chinese, ano, kahit gaano kalaki yung negosyo, hindi nagpapaganda ng ano, kwarto. Pwede, maganda yung kwarto ko. Opisina. Maganda yung kwarto ko. Okay, sir. Gusto ko lang ipakita tong ano, ito, open bodega to. So, dito nakatambak yung mga gamit sa farm. Kagaya ng mga cooling pads, yan, mga gamit na yan. Tinatambak na construction. Garahe na rin pagka ano, maulan. Thank you. Ay, sila rin yung kagabi. Oo, oh, sila rin yung kagabi. Grabe. Magalang yung setup nila. Kahit na mag-iis lang, nag-aayos lang. Ah, siyempre, nasa farm kami. Yes, sir. Ang pinagbibihis namin, yung mga guest. Eh kasi kailangan namin kayong pakpan dahil ano, baka may dala kayong mikrobyo. Tingnan mo sila, oh, naka-short lang, nakapaa. Pero pag nag 3 days ka rito, hindi na kailangan hindi yung na. Mga scrub. Ah, okay. Sa downtime lang yan. Kasi ang downtime nyo overnight pala. Mm-hmm. So left and right mo, no? Forest? Oh, tapos yan, fish pond pa rin yan. Oh, fish pond din to. Tapos yung mga prostrated fishermen, dito namin pinamimingwit. Dito. May ano yan. May bards. Ito, may bards. Oh. Ay, oo. So hindi ka mangingitim dito, Sophia. Pwede kang mamingwit dyan. Yun lang, uulamin mo. Huwag kang aalis hanggat di ka nakakahuli. Kung hindi, gulay ka lang doon sa garden. So ito, part dito ng water recharge facility. Kasi nandun yung mga pump namin eh. Sophia, yung vlogging contest pala ng Picard, binigay na nila yung ano entries na i-judge? Hindi pa. Nung nag-reproduction kami ng kakao, dito namin lahat inano, nilagay. So ngayon, wala na siyang halos laman. Mm-mm. Except yung mga hindi pa namin na pang-replant namin na kakao. Mm-mm. Dito ko balak ilagay yung pako. Nagre-raise garden na lang kami. Raise plot. Kasi dito namin pinarami. Mm. Yan no, pako. Ah, okay. Dumami na pala. Dumami na ako, kaya ilalabas na namin dito. Ito yung mga natira na lang na kakao. Ito yung banggar. Sir Buddy, oh. Na gusto mong ikalat sa south. Banggar to eh. Ito pala, yan pala yan. Yung nut. Hindi. Yung ano, almond. Almond. Philippine almond. Philippine almond. So magdala. Ayaw ko sir, kasi may, sabi mo may ano eh. Maamoy. May amoy eh. Maamoy siya. Pagka, ito mga kriolyo. Ano yung, ah, okay. Yung kakao. Kakao. Kriolyo. Paano pinupragate to? Namulot kami doon. Nang buto. Tapos tumubo? Oo, tapos tumubo. Kasi ito, durian, itatry ko rin. Binili ko naman yan sa online. Mm.
Yung paminta, hindi na namin mapatubo. Ano sir, mainit dito para sa paminta? Mainit. Kaya nga, hindi na mapatubo. Gusto niya medyo, ano? Gusto niya yung medyo, parang ano? Parang type 4. Ayun, climate. Ano, sa Quezon, alam ko marami uh-huh. yan. Sa amin, marami yan. Ito na pala mo yung ano, pako. Yan yung pako. Yung pinipicture mo na kumikita mm-hmm. ng ilan. Yan ba yun? Ito yun. Uh-oh. Hindi pa kasi pinopropagate pa lang eh. So pag nilagay na lang. Sir, hingi ako nito. Ah, sige. Ito gusto ko. Kahit yung maliit lang, ako na magpalaki. Sige. Everyday si sir, may kita dyan sa pako, si Sumit. Oo nga, yung pinuntahan nyo, di ba? Makain lang siya dun ng... Paxtrat Romeo. Eh, 10 taon na nga yung ibang pako niya dun eh. Tanglad, gusto mo? Pwede sir. Wala po tayong tanglad. Sa Kapandan. Foxtrot Romeo. Mag ano ka, mag kuha ka nitong pako at saka ano, Pandan saka Tanglad, ha? Na planting material lang sir. Pantanim po sir. Oo, pantanim. Pantanim, oo, pantanim. Ano to sir? Dito po ba sila mag- Guapol. Ah, Guapol. Dito, dito. So magdala, ang dami yan. Daling patubuin yan. Ang dami ko na sir. Dami mo na. Ang dami ko yan. Pinamimigay namin sa ano, mga tao. Yung kay ano, yung ano yan sir, yung kay Mayor Hizon ng nakita ko yan ng Pampangas Best. Oo. Yan para nabuhay ko yung mga ano binigay sa akin. Guapol to. Yun yung tinitrim nila. Dami mamunga niyan. Hindi nga maubos ng mga bisita. Parang it's too much for the consumption, it's too little to ano naman, to sell. To sell. Oo. Parang ganun. Sir Buboy, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil you. Binigyan mo kami ng chance na mabisita yung farm nyo. Ito pong farm nyo ay masasabi ko na first time kami makakita ng chicken breeder at probably first time din makita ng mga audience na makakita ng ganitong klaseng farm kasi I understand mga ganitong klaseng farm ay hindi yan basta-basta pinapakita in public yeah. Because of the security. Yeah. Oo. Ang ako, empleyado lang din ako dati, gaya mo. Wala tayo na masukan. Pero passion ko talaga agriculture eh. So whatever I have, money. Yes. Bumili ako lupa, tatanim ako ng kung ano-ano, hanggang sa lumaki na lumaki. Kaya yung lagi ko sinasabi sa mga pupunta rito na empleyado, kung nagawa ko, hindi man ako ganun katalino, kaya nyo rin. Mahalin natin agrikultura kasi pag ikaw ay naging successful dyan, yung retirement mo sa malaking company, isang cycle mo lang yun, baka 10 times pa. Tapos ang dami mo ba natutulungan kagaya dito? Dami namin natutulungan. Naging productive yung lupa, nagkatrabaho yung mga tao, di ba? Healthy environment. Sabi mo sir, yung nanggaling sa isang malaking kumpanya, yung retirement mo ay masyadong maliit o kumpara mo pag naging successful ka sa farming, no? Di mas more yung kokonti lang naman ang nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya. Mas marami yung ordinaryong mga tao talaga, sir. Oo. Sana pati yung mga farmers natin matutong mag-adapt ng mga bagong pamamaraan sa paghahalamanan, pag-farming. Kasi yung natural na pamamaraan, sa karanasan namin dito, mas productive eh. Mas productive, mas tipid, mas maganda sa kalusugan natin. Sir, ano ang sekreto ng pagiging successful sa farming business? Una, dapat hands-on ka. Ikalawa, diligent ka. Kahit ano yan, dapat nandun lagi yung diligence. Sabi nga nila, di ba, the devil is in the detail. Ganon din sa farming. Pero kung passion mo yun, masaya kang ginagawa yung detail na yun, paulit-ulit, araw-araw. Kasi nagiging bahagi na siya ng buhay mo. Gaya dun sa nakita nyo, Breeder Farm, alas 4 ng umaga, araw-araw ang gising sila. Tapos gabi natatapos yung ano. So, diligence.
Mahirap na kasing gamitin yung salitang dapat masipag ka kasi relative yun eh. Ah. Yung diligence kasi attention to details. So, gaya ng ginagawa mo. Mm. Dami-daming natututo doon sa vlog mo kasi nga andun yung detalye without even trying hard to sell it, di ba? Mm-hmm. Kasi makikita mo naman eh, daming matututunan. Mm-hmm. Kaya yun, advice ko rin doon sa mga makapanood nito, mga magsasaka, mga mm-hmm. professionals. Mm-hmm. Panoorin natin yung agribusiness. How it works. Kasi parang university na yun eh. Parang isang college yun eh. Di ba? About agriculture. Nandun lang sa YouTube. Mm. Pag may internet ka, maanong daming, kahit ako nga, dami ko natututunan. Eh, expert ka na. More than 20 years na ako dito. Oo. Di ba? Eh, yung mga ni-interview mo, mas matatagal pa sa akin, di ba? Tapos unique yung experience, di ba? From cacao, from fishing, from no plantation, machineries, di ba? Ang maganda pa ron, you weave it into their personal life and passion. Kaya, hindi hard sell na matuto ka, di ba? Parang hindi textbook. Yes, yes, yes. May kurot. May kurot. Okay. May kurot. Sir Buboy, aside from diligence, ano pa ang mga sekreto para umunlad ka sa farming business? Huwag kang matakot mag-fail. Yan. Huwag matakot mag-fail. Yung failure, i-treat mo yun as an opportunity. As an opportunity to learn. Mm-hmm. Kasi wala ka naman magagawa kundi ulitin yun. Other, kasi patuloy yung buhay eh. Mm. If you fail, do it better the next time. Mm. Ganun ako, hindi naman ako perfect. Lahat ng ginawa ko successful. Marami rin failure. Mm-mm. Lalo na yung halimbawa, yung piggery namin. Tinamaan din kami ASF, pero balik lang. Yung aming breeder, nung panahon ng pandemic, hindi rin naman nag-perform yun. Mm-hmm. Malayo doon sa nakita nyo ngayon. Ngayon, oo. Oo. Pero tuloy lang. Tuloy lang. Kasi yung buhay, tuloy lang din naman. Eh. Mm-hmm. Huwag matakot mag-fail. Kasi doon tayo natututo. Doon tayo naging mas matatag. Mm-hmm. Saka, laging may opportunity sa failure. Tandaan niya yan. Lagi may opportunity. Oo. It's the same way doon sa crisis. Kung may crisis, may opportunity. Oo. Ganun din. Ganun din dito. Oo. Hindi lahat ng ginagawa namin dito successful. Others are occasion to learn. How expensive is that, sir? Na matuto ka dun sa mistake. Sometimes it's very expensive. So manood kayo ng agribusiness para ma-minimize niyo yung ano, yung tuition fee sa University of Hard Knocks. Manood kayo para ma-minimize yung mistake, no? Oo. Malaking bagay 'yon. Oo. Sir, ano yung pinaka malaking na-encounter mo na challenge na eventually no-convert mo into opportunity? Ang number one pa rin siyempre yung resource mobilization. Yes, okay. Kasi pag hindi ka masyadong supported ng resources, kahit maganda yung plano mo, matagal i-launch. Matagal i-launch. Maaring tama yan lahat ng LMS andyan, pero kung limited resources, matagal na. Ikalawa, tao. Tao. Kasi halimbawa yung mga tao namin, mga anak na magsasaka yan eh. Hindi naman yung nakapag-aral sa kolehiyo na ano eh. So yan, sasamahan mo yan. Educate mo, iti-train mo. Ilalagay mo sa routine, monotonous work. No? Hanggang ma-adapt nila. Araw-araw yun. Kasi kung di natin gagawin yun, hindi uunlad ang probinsya. Hindi uunlad yung mga rural population. Nandun yung perfection eh. Pag araw-araw mo ginagawa, paulit-ulit, diligently. No? After a while, nape-perfect mo na siya. Kagaya ng mga itlog na nakita natin kanina, ang gaganda na, di ba? O simula yan, ang dudungis niyan. Kasi napapabayaan yung mga dumi ng manok. Yung nalilinisan. Yun, ang gaganda na. Sir, nanggaling ka sa corporate world. Yes. Ikaw ay dating head ng corporate communication. Corporate communication. Ang layo, NLEX, okay. Ang layo noon sa farming. Eh, kasi passion ko talaga yung farming. Nang naalala ko nung kabataan ko, mahirap ang buhay. Karamihan ng kabuhayan nung galing sa farming. Okay. Pangingisda. Pag masama yung panahon, wala na. Wala rin bigas. Misa kumakain lang kami kamote. Gusto namin kumain ng bigas, magsasangag kami ng palay. Babayuhin. No? Ganun kahirap nung kabataan ko. Eh. Pero
nung na-educate na ako, sabi ko, hindi pala dapat ganun ang buhay ng farmer. May mga paraan pala para umunlad. Kaya kung makikita nyo yung farm, pag sinasabi lang, gaganda naman ang mga unit nyo para sa farmer. Hoy, sabi ko, hindi forget farmer. Dapat nga ma-inspire sila eh, di ba? Kasi dapat ganito yung buhay nila, di ba? Kung magsisikap sila, ganito dapat yung buhay. Sa paghahalamanan, pagsasaka, paghahayupan. Gaano ka nakalayo, sir, doon sa humble beginning mo na mahirap na farmer? Malayo. Malayo na. Malayong malayo na, sir. Hindi ko na kaya matulog na wala aircon. Walang hot water. Pero 65 na ako eh. I deserve it. Yeah. Sa lahat ng pagod mo na yan, sakripisyo mo na yan, kailangan mo. You can live your life as luxurious as you want. Yeah. Basta successful ka doon sa ginagawa mo, especially farming. Pero sir, ha, ang buhay mo dito sa farm, very ano ka, yung simple. Spartan. Naglalakad sa arawan, umiikot sa mga building, sa garden. Mm-hmm. Well, it's about a lifestyle. Mm. Lifestyle and doon ka masaya eh. Mm. Wala namang pilitan sa gusto mong gawin. Diba? Mm. Masaya ka na nagra-radyo-radyo lang. Oh, kumusta dyan? Kumusta dito? Ayaw. Diba? Depende sa tao eh. Mm. Ako, I want to see. Mm-mm. I want to see what's happening. Diba? Anong klaseng boss ka, sir? Stricto? Meron akong kono. Para daw siyang tatay nila. Yun ang sabi kanina na supervisor. Laging pangaral lang. Dalawa lang kasi yan eh, counseling and coaching, di ba? Okay. So, dahil hindi naman ako expert, mas marami ako sa counseling. yung coaching, yung mga namit natin kanina, yun ang magagaling. So, nakikinig din ako. Nagpapapasok ka ng mga magagaling yes. na technical. Yes, I recognize that. I recognize na maraming alam yung iba kaysa sa akin. I recognize ko ano yung kahinaan ko. So, I look for people na mas may kalakasan doon. Pero as a leader? Well, I try to inspire. Sabi mo nga, you instruct, you give that to the expert, no? You inspire, bigay mo na sa akin yun, yun lang kaya kong gawin. And now, you're very successful. So, it's a combination. It's, hindi isang tao yung instruct, inspire, and succeed. No? Yung instruct, ibigay mo sa mga expert, no? Alright. Sa inspire, baka sakaling may chance ako rin. Succeed sa atin lahat yon. Okay. Sa ano namin lahat yon. Sa aming mga tao lahat yon. Yung application ng ano mo, tagline mo sa amin. Applicable yung tagline ng agribusiness guys. Ano ako mag-instruct dito? Hindi naman ako expert. Sa communications lang ako. Uh-uh. Although ang masteral ko kasi community development. So malapit din sa akin. Sa UP? Sa UP. Oh. Diliman. Okay. Tapos ang inspire, mas lunok sa inspire. Sir, kasi lalo na pag may failures. Uh-uh. Doon nila kailangan yung leader. Isa pang na ano sir, yung nag-stand out doon sa mga nakita ko dito sa farm. Despite of sobrang laki yung chicken breeding business, no. Uh-huh. And gusto mo pa ring magkaroon ng vegetables, na tourism. Agri-learning site. No? Agri-learning site na somehow parang recycling, no? Yung mga waste doon sa kabila, magiging input din sa kabila. Garden. And eventually, sabi mo nga, baka mas malaking negosyo palalo kaysa doon sa malaking negosyo mo na ngayon. Yes. Sabi nung mga nakilala kong scientist sa CLSU, sabi nila, wala naman talagang waste. These are just misplaced resources. Iniisip ko, nga ano, dami naming ano ron, compost, dami naming dumi ng manok. Why do we recycle it? So naghanap kami ng mga magaling doon, kagaya ni Joel na meet. Joel, paano ba to? Ganito lang yan, sir. Ang tawag nila niyan, carbon sequestration. Dapat maging ano tayo, carbon neutral operation, mga ganun. So we're processing it. Nakita mo naman yung nagka-carbonize kami. Tapos binabalik doon, lalagay sa halaman, tapos hinahaluan ng EM. Wala ka nang kailangan proof of concept kung mas maganda yung ano, di ba? Yung farming na natural. So yun, iniisip ko rin yun and hopefully we can teach them. Kaya itong farm na to talaga,
siguro destined to teach others, share to others, mm-hmm. yung dinaanan namin sa farming. Yeah. Mahaba rin, sir, yun. Yung mahaba journey na yan. Mahaba rin. Sir, ano ang pinaka matinding message or statement for our audience para ma-inspire mo sila? Ang sa akin ay ano eh, yung determination. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na ang grade nyo mababa sa school. Kasi ako, raw 4 din ako. But I have sir, yun ang mga yumayaman, sir. But I have the... I have the determination to do what I want. Yeah. And be passionate about it. Kung farming, pagbuti mo yung farming, mm-hmm. kahit na 100 square meter yan, pwede kang kumita dyan. Mm-hmm. Wala yan sa size eh. Kita mo yung hydroponics, di ba? Yes. Garahe lang, why is he earning, di ba? Mm-hmm. So, just be passionate about it and be determined to pursue mm-hmm. it. Mm-hmm. Don't be afraid to fail. Dagdagan mo ng diligence, di ba? Mm-hmm. Yun yung lahat. Pareho lang tayo. Ordinary employee lang naman ako. Bakit narating ko to, di ba? Mm-hmm. Di man ako summa cum laude. Ropor pa ako. May backsub dyan pa ako. Di ba? Eh, bakit narating ko to? Uh-oh. I think yun ang ano. Saka wala akong ano eh. Wala akong sinabi sa sarili ko na imposible yan. Lagi ko sinasabi, bakit hindi? Kaya nga na iba, yun, bakit ha? Hindi? Bakit hindi? Diba? Palitan mo yung word na imposible yan. Sabihin mo na lang, bakit hindi? Why not? Diba? Kaya nga na iba, di kaya rin natin. So yung mga audience natin na OFW, kaya na naghahanap ng opportunity, bakit hindi? Ayan. No, bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Ba't hindi kaya yaman dito sa farming zone? Diba? Sabi nga nung sa Nike, di ba? Just do it. Sa atin hindi. Be it. Mm-hmm. Bakit hindi? Be it. Do it. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Matakot. So, kahit yung mga ordinary farmer dyan, posibleng marating ito, sir? Oh. I'm very sure of that. Kasi wala naman ako exceptional na ginawa except being diligent and not being afraid. Oo. Yan lang. Yan lang. Actually, pinopromote ko ang tanim dito, yung mga halaman ng tamad eh. Mm. Papaya, malunggay, gabi. Mm. Saka yung bahay kubo, na vegetable, pinunta. Kasi yun yung nasa kultura na natin. Sir Buboy, maraming salamat. Salamat din. Sana bumalik kayo na ano. Hindi ko mag-relax na. Babalik tayo dito na magre-relax lang. Kailan hindi kaya yun? sayang yung lugar. Ang ganun. Tingnan yan. Nature talaga. Ellen, bakit mo? Ganda. Bird! Ako naman po. Thank you. Sir, yan, ano, multivitamins galing sa Yerba Buena, Lagundi, so organic po siya. Ayaw. At i-chew ko rin po yan, yung tatanim ng Lagundi, para kay Slami. Ano nakita ko? Tapos, nakita ko rin yung dalawang consultant din na sabi mo, ito kay Kakao and Radio na, magaling nila. Kakigit. Dami alam. Dalawang matanda. Sir, ingat kayo. Balik po kami sa'yo. Oo, balik kayo. Basta inform mo pa. Apo. Sige, bye-bye. Thank you. Ready na sa advance happy birthday. Happy birthday sila. Apo. Happy birthday, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Link sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire,